Hello guys, welcome back again to my YouTube channel, Alfie Channel TV. Pag-uusapan lang natin guys yung ibang salita na ginagamit natin sa mga nagla-livestream or kahit hindi man po sa mga nagla-livestream. Yung mga salita na kagaya nito guys, tamsak, tuwad, jacket, panty, dikit, saging, bakas, pangingisda, pakulay, at bahay. Iisa-isahin natin yan guys kung ano nga ba ang ibig sabihin ng mga salitang yan. Para lang ito guys sa mga nagsisimula pa lang dito sa YouTube, na kagaya ko nagsisimula na hindi ko alam kung anong ibig sabihin talaga nito nung unang-unang-una pa lang guys. Kaya guys, panoorin natin to guys pagkatapos lang po ng aking maikli lang pong intro. Guys, wala nang patumpik-tumpik pa. Simulan na natin to para hindi na humaba ang aking video na ito. Simulan natin ito guys sa tamsak. Ano nga po ba ang tamsak? Yan, di ba? Marami nagtatanong sa mga nagbaguhan dito sa YouTube kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng tamsak. Para malaman nila ay sasabihin ko na po ito. At sasabihin ko naman talaga guys. Ayun, ang tamsak po, ito po yung likes or yung thumbs up na makikita natin sa lahat ng social media. Hindi man po minsan, 'di ba, makita natin sa Facebook to yung like. Tapos sa YouTube may like din, or kahit saan man pong social media na makita natin na may likes or thumbs up. Ayun po yung tinatawag nilang tamsak. Yung likes and thumbs up. Second is yung tuwad. 'Di ba, nakakaloka, may tuwad rin pala. Yun nga guys, yung tuwad guys, yun po ang ibig sabihin naman nito ay yung dislikes and thumbs down, na kung saan may mga viewers talaga na ayaw sa atin, sa hindi man sa atin, ayaw sa video or ayaw nga talaga sa atin. parehas lang naman sabi ko, parang paikot-ikot ko lang. Ngayon, ayun yung ibig sabihin ng tuwad guys, ha? Yung dislikes and thumbs down. Kasi may mga ganyan talaga guys, may mga team na ganyan na yun, team tuwaders. Yung mahilig sila mag-thumbs down. Wala tayong magagawa guys kung ganyan yung hilig nila. Pero okay lang naman din yan guys, lalo na sa YouTube. Counted naman po sa atin yan, dahil hindi po ilalagay ni YouTube yan kung hindi po magiging counted po sa atin yun. Dahil laging part sila ng views sa atin. Kasi nag-access sila ng oras, panahon, para panoorin tayo. Diba? Kaya don't worry sa tuwad-tuwad na yan or thumbs down, dahil pasok yan sa banga. Pangatlo guys, yung tinatawag na panty. No. Diba, naloka ako guys kasi may pinasokan akong live streaming. May pumasok doon na yung kagaya ko, pumasok lang din, baguhan lang din sa nagla-live na yon. Sabi niya, walay ako panty. Anong walay ako panty? Anong ibig sabihin nung walay ako panty? Hindi siya gusto ng panty. Ay, ibig sabihin lang pala guys na wala siya, gusto niya maging moderator siya. Yung pangalan niya magiging kulay blue. 'Di ba napapansin natin pag pumapasok tayo guys sa mga nagla-livestream, kulay gray pa yung ating mga pangalan. Ayun yung ibig sabihin nun guys, na once na nilagyan ng host or yung nagla-livestream ang ating pangalan as a moderator, magiging kulay blue na po ang ating pangalan. Ayun po yung tinatawag nilang panty. At meron pa pong isa, yung pang-apat, yung jacket. Ayun, pero mas kalimitan pong ginagamit ang word na jacket talaga na to sa mga nagla-livestream, na may nagsasabi, host pa jacket naman, nilalamig na po kami. Sabi ko, yun, ano to, si Willie Revilla, may nagbibigay ng jacket, ah, diba? Ayun pala rin yung ibig sabihin nun guys, yung jacket, yung para maging moderator ka ng kanyang livestream, para maging kulay blue nga po yung pangalan natin, diba? Kaya diba, ang dami kong natutunan talaga guys, to medyo nag ilang buwan ako dun sa YouTube, sa ayun yung mga dami ko natutunan talaga guys, kung anong mga ibang technique yung ginagamit nilang salita para hindi ano, diba? And pang-anim guys, yung ano, ay yung pang-lima pa lang muna, pang-lima. Yung pang-lima, yung dikit, yan. Sabi, ano nga ba yung dikit? Yan. Ang dikit guys, ito yung ano, yung mag, ito yung dikit na makikipag-sub to sub ka na guys sa mga tao doon sa nagla-livestream. Yan, once na meron ka ng jacket or moderator ka na,
meron ka ng karapatang magbaba ng link or ng link mo, ng link ng channel mo para maibaba mo doon sa live chat na kung saan didikitan ka ng mga tao doon. Na kung saan ang dikit ay yung makikipag-sub-to-sub ka na guys sa mga nagbababa ng link doon. Diba? Yun yung ibig sabihin ng dikit guys, yung makikipag-sub-to-sub ka na sa mga tao doon sa nagla-livestream na yon. Pang-anim guys, yung saging, 'di ba? Nakakapagtaka. Meron pa lang pala sagingan dito sa YouTube, 'di ba? Nakakaloka. Tingnan nung saging. Sabi ko may saging pala rito sa YouTube. Yung pala ang saging guys, yun yung subscriber count or yung subscriber na kung saan once na dinikitan mo na siya or sinubscribe mo siya, yung kanyang subscriber count ay madadagdagan. Halimbawa, nagsisimula ka pa lang ng meron ka palang 2 subscribers pero sinubscribe ka niya, ay yung saging na yon, yung saging niya na sinubscribe sa'yo madadagdag dun sa subscriber count ko, edi magiging 3 na yung subscribers mo. Ayun yung ibig sabihin ng saging guys, yung subscriber counts. 7 yung bakas, diba? Bakas ang alaala, bakas ang nakalipas. Bakas guys, ito yung bakas guys sa kung saan once na kinlik mo guys yung link na binaba ng isang YouTuber doon sa nagla-livestream o kahit saan man po yan, pupunta po yun ang kanyang binaba na link. Kasi kailangan manood ka ng video, tatapusin yung video na binaba niya kung mahaba man ito or maikli. Kung mahaba man po yung video na binaba niya, pwede mo siyang panoorin hanggang 3 minutes. Pero kung hindi ka naman po nagmamadali, pwede mo siyang tapusin kung napakasipag mo manood. Pero pag mahaba naman yung binaba niya talagang video na yon, okay lang yung 3 minutes sa panoorin mo. Yun nga guys, kailangan mong panoorin muna yung video na yon bago ka magbabakas or magko-comment. Ang bakas guys ha, yung comment po yun, yung comment mo doon sa video. Kailangan yung i-comment po doon guys sa video na yun kung ano talaga yung napanood mo or nakita mo sa video na yun. Huwag na po kayo maglalagay ng iba pang comment sa baba na sabihin nyo na subscribe na kita, pabalikan na lang, nice video. Guys, huwag nyong ilagay guys yung mga nice video, mga maikling ganyan, pabalikan na. Kasi automatic na po ang alam na po ng mga dinikitan nyo or sinubscribe nyo na sinubscribe nyo sila. Kaya babalikan po kayo nyan guys. Basta iwasan nyo yung mga spam word guys, gaya ng mga nice video, hug, subscribe yung ilalagay nyo doon mga padikit. Kasi kahit yung mga Tagalog na ganyan, padikit guys, balikan mo ako, na-spam na talaga yan guys. Kaya iwasan nyo. Basta kung ano yung naintindihan nyo or nakita nyo sa video, yun lang po yung i-comment nyo or ibakas nyo sa video para po mabalikan din po kayo ng sinubscribe nyo. Kasi may iba po kasing sinubscribe nyo, namimili rin po kasi yan kung spam po yung word nyo. Minsan sila, hindi talaga sila nagbabalik guys. Kaya iwasan nyo guys magbakas ng hindi kaaya-aya or hindi naaakma or tugma doon sa video na napanood nyo. And then number 8 guys, yung pangingisda. Yan 'di ba? Ano nga ba ang pangingisda, 'di ba? May palaisdaan din pala, may sagingan na, may palaisdaan pa. Ay, ang palaisdaan guys, ito yung mangingisda ka or makikipagsabto. Parang ganun lang din guys sa dikit din, makikipagsabto sabga. Pero ikaw yun, mangangalap ka or maghahanap ka ng mga subscriber na kung saan makikipagsabto sab sa iyo. Na kung saan pupunta ka sa mga ibang live stream or kahit saan man sa FB, meron din sa FB yan yung ganun. Pero mas maano sa live stream, yun magandang puntahan dahil mas maraming as in live na makikita mo sila dun guys na makikipag-sub to sub sa'yo. Ayun yung pangingisda guys. Bali, iisdain mo lang sila guys para madagdagan ka ng subscriber. Hindi lang naman guys subscriber yung madadagdag sa inyo, kundi watcher din guys dahil pinapanood nila yung video mo, di ba? Double purpose po ito. Nabigyan ka na ng subscriber, meron ka pang watch hour, di ba? Bongga. And number 9 guys, yung pakulay. 'Di ba nakakapagtaka yung pumunta tayo yung sa mga nagla-live, may sinasabi yung mga host na magpakulay ka naman diyan, magpalipad ka naman. Ano yung papalipad ko? Kalapate, tsinelas, paro-paro o ganoon, palipad. Tapos yung pakulay, hindi ka naman nagdo-drawing para magpapakulay ka. Yung ibig sabihin pala yung guys, yung pakulay, yung magsu-super chat ka sa kanila. Pero para lang to guys sa mga monetized channel lang guys. Diba nakikita natin minsan guys pag halimbawa yung mga walang
Yung mga walang dollar sign, ayun yung mga hindi pa monetized channel. Pero once yung ngayon guys, nakikita nyo guys sa baba ko, diba guys? Yung sa pinagtatypan nyo ng comment section, ay makikita, ay hindi na pala makikita to guys dahil nga pag na-upload na to, hindi na makikita yung dollar sign ko. Pero ito guys, papakita ko sa inyo guys. Ayan po yung dollar sign guys, na once na monetized channel ka na, at ito naman po yung style ng live chat pag hindi ka pa po monetized channel. Ayan guys, marami kayong pagpipilian dyan guys. Meron dyan mga sticker, super chat talaga, as in yung parang presyo ng pera yung ipapalipad nyo or ipapakulay nyo. May iba't ibang klaseng kulay kasi yan guys. Sa sticker guys, kasi mas maraming sticker na pwede kang pagpilian doon. Marami, basta ang cute-cute guys sa mga sticker na pwede nyo pindutin, ipalipad nyo, baka lang naman. Hello, charot. Ayun. Tapos sa may super chat naman guys, may iba-ibang kulay naman talaga. Kahit naman sa super sticker, lumalabas na may kulay blue, may parang green blue, may dilaw, may orange, may pink, may red kaayu. O, di ba? Ang red kaayu, daya, di ba? Parang nagpaparinig naman ako. Tao po, charot. Ayun yung ibig sabihin guys ng pakulay, ha? Na parang susuportahan mo lang yung channel na pinuntahan mo, ay parang ipapakita mo yung support mo sa kanya, kaya ka nagsusuper chat. Ayun po yung ibig sabihin ng pakulay or palipad sa monetized channel lang guys. And lastly guys, so number 10, para hindi natin pahabain pa, yung bahay nga guys, di ba? Ano nga ba yung bahay? Di ba? May bahay rin pala dito. Ang bahay pala guys, ang ibig sabihin ng bahay, yung mismong channel natin. Kung mga nag-create tayo ng pangalan, di ba? Or ng channel natin sa YouTube, ayun na yung sinatawag din ng bahay natin guys. Ito, kagaya nito, channel ko na to na Alfi Channel TV. Ito yung bahay ko. Nasasabihin nila, sige bibisitahin kita mamaya sa bahay mo, hintayin mo na lang ako. Di ba yun yung ano, yung ibig sabihin ng bahay, kung baguhan lang po tayo dito sa YouTube na hindi pa natin alam kung ano yung ibig sabihin ng mga ganyan salita. At least ngayon guys, na nasabi ko na sa inyo at nawa ay may naintindihan nga po talaga kayo sa aking pinagsasabi. Ayun guys, nawa nga po may natutunan po kayo sa aking tutorial kunwari, keme-keming tutorial. Para lang naman to guys sa mga nagsisimula pa lang naman dito sa YouTube na hindi pa nila alam kung anong ibig sabihin nga ng mga salitang yun, diba guys? Para bongga, para medyo malaman na nila yung mga pasikot-sikot minsan dito sa YouTube. Ako hindi ko pa rin masyadong kabisado, kaya kailangan ko rin ng gabay ng iba guys na mga mas nakakaangat na sa akin at mas matagal na sa akin dito sa YouTube guys. Nawas may naintindihan nga kay sa aking pinagsasabi guys. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe guys sa Alfi Channel TV, and don't forget to like, comment and share, and don't forget again to click the red button and the tiny bell para po updated pa po kayo sa aking i-upload na video. Saan ba ako tumitingin? Dito. Di ba ang gulo-gulo ko talaga, nakakahilo. Yan guys, thank you for watching guys. And yung flex ko na lang din guys yung mga members and super chatter ko pagkatapos ng aking yaw-yaw na ito.